lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Hi guys! Andito na kami sa Pinas! Sinundo kami ng kuya ko, tsaka nila kuya. Sunod ba yung buwan niyo? Yung every other day? Guys, lang ng mga gamit. Nandito yung mga bagahin namin. And thank you kay Mama. Super linis na aming room. Kasi no last time, ito na, magkwento na naman tayo. Last time, surprise, wala talagang linis. Pero okay lang naman that time kasi sinurprise talaga namin si Mama. Pero this time, alam ni Mama na uwi kami. And talaga naglinis siya. Super linis ng bahay. Magayos muna kami ng mga gamit. So, akala ni Kuya na ano yun? Ah, si Mama. Aliga, aliga! So, ang alam ni Kuya, naiwan namin to Nintendo Switch niya. Kay Kuya to, sabi namin naiwan. Sa pimples? Oo, mo. Pwede na sa... Lagyan mo dun. Pimples ang pwede. Lagyan mo muna, patong mo muna dun. Hey! Hey! Thank you. Charge na, charge! Malobat! Ato? Tingnan mo, baka ano? Walang laman. Walang laman. Ito na. Thank you. Hi guys! Ayan, it's been a week na ng pagstay namin dito sa Pilipinas. And yung last flight namin is noong June 17, 2022. So that one is from Dubai to Manila via Emirates. Ang suggestion ko lang, if lilipad din kayo via Emirates, ay download nyo na guys yung app para meron dun countdown. Tapos matatrack nyo yung inyong flight. And makakapili na din kayo ng seat. Tapos pwede nyo din i-update yung inyong mga information dun na mismo sa app. Parang mas madali tapos makakapag-online check-in na kayo. Kaya make sure if Emirates kayo, i-download nyo na guys yung app. Kasi mas convenient siya. Sa application guys, 24 hours before the flight, pwede ka na mag-check-in dun din mismo sa app. So, pag nag-check-in kayo guys sa app nila, 24 hours before your flight, ibibigay na nila yung inyong mobile boarding pass. Kung ang cellphone na gamit nyo is iPhone, pwede nyo siyang i-save sa wallet. And kung hindi naman, pwede nyo siyang i-screenshot kasi yung QR code lang naman yung kailangan dun. Yung QR code na yun guys ng boarding pass, magagamit nyo yun pag chinek-in nyo yung mga bagahe nyo dun na mismo sa airport katulad ng ginawa namin. Ang ginawa namin is nag-self-check-in na lang kami guys. Kung makikita nyo dun sa previous videos, yung parang wala nang nag-assist sa amin na taga-Emirates, kami na lang ni Mod ang nag-asikaso ng aming bagahe, kami na naglagay ng mga... yung mga sticker sa bag. So, chinek-in namin yon. So, 30 kg per person. Pero dahil Emirates, hindi sila masyado mahigpit, pwede yung combined. So, kaming dalawa ni Mod is 60 kg pero tatlong bagahe lang kami. So, bali tagbibente na lang yon. So, yun. Yun yung maganda sa Emirates kasi pwede nyong pagsamahin yung baggage allowance nyo. Pag-iisang flight lang kayo. So, para guys sa requirements, sa pagpunta sa Pilipinas, yun nga, ang pinaka-importante guys is yung One Health
pass. So, 48 hours before your flight, mag-open na yung One Health Pass dun sa link. Ilagay ko na lang sa description box yung One Health Pass na link. Madaming video sa YouTube kung paano magsagot ng One Health Pass. Actually, mas maiksi na siya ngayon. Ang importante yung One Health Pass, 48 hours before your flight, mag-open na yun. Kasi dati, parang mga ilang araw, pwede ka mag-register anytime. Pero ngayon guys, napansin ko na within 48 hours ka lang pwedeng mag-register. Sasabihin niya kung medyo maaga, hindi ka makakapag-proceed dun sa inyong transaction sa One Health Pass. So, 48 hours, ayun, makikita niyo naman yun dun kung makakapag-proceed kayo ng One Health Pass. So, yun guys, yung number one, importante yung One Health Pass. After niyo dun mag-register guys, magsisend sila ng barcode sa email. Screenshot nyo lang yun guys, pero kailangan antayin nyo yung second email kasi yung sa second email, isi-send naman nila yung QR code. So, magkaiba yung barcode sa QR code. Pero, ang sa amin kasi guys, ang print namin or ang sinave namin is yung QR code kasi yung QR code yung ini-scan nila para makita yung iyong One Health Pass. At saka, yun din talaga yung kailangan, yung QR code. Baka curious din kayo guys kung meron pang swab test. So, hindi na guys kailangan ng swab test pag uuwi ka sa Pilipinas. I think June 2022 lang nagkaroon ng update na hindi na nga kailangan. As long as vaccinated ka and meron ka ng booster. Kasi dun guys, sa One Health Pass, pag tatanungin kasi doon eh kung meron ka ng vaccine, kung fully vaccinated ka na ba, ilalagay mo doon yung mga date, ganyan. Tapos, yung second question is, tatanungin nila kung meron kang booster. Pag sinabi mong yes, tapos nilagay mo na yung details, mawawala guys yung about sa swab test. So, ma-erase yun. Pero kung wala ka guys booster, ayun, continuous lang yun. And I think kailangan mo ng swab test. Pero sa amin guys, hindi na ni-require dun sa One Health Pass na i-upload namin yung aming swab test result. And sa airport, hindi naman din hinanap. Ang hinanap lang talaga is yung One Health Pass. At saka, ito yung second requirements, yung vaccination certificate. So, sa atin guys, dun sa UAE, meron tayong Alhosin app. So, dun mo din makikita yung vaccination certificate mo. And, pwede mo yun guys i-print or screenshot sa phone. So, sa amin guys, lahat ng yun na rin isa kong suggestion is, lahat yun piniprint namin, yung mga QR code ng One Health Pass, yung vaccination certificate namin, at saka yung swab test result. Kami guys, nagpa-swab test pa din kami kahit hindi na siya requirements kasi libre naman guys sa Abu Dhabi yung mga swab test. So, kami naninigurado lang at saka gusto na rin namin magpa-swab test para in case hanapin, ganyan. Nagpa-swab test pa din kami pero hindi na siya guys kailangan. Parang choice na lang namin na magpa-swab pero hindi siya hinanap sa airport and hindi din siya hinanap nung dumating kami sa Pilipinas. So, yun nga, yung One Health Pass and yung vaccination certificate lang yung hinanap. Tapos, syempre, yung inyong passport at saka yung boarding pass. And hindi na rin kami quarantine. Pagdating namin dito, dire-diretso na, parang madaming nag-guide doon ay yung mga naka-uniform. Isi-scan lang din nila yung QR code ng One Health Pass. Tapos, wala na, dire-diretso na, kukunin mo na yung bagahe tapos lalabas ka na. Ganun lang kadali. Kahit sinabi ko sa inyo yung mga requirements sa pag-uwi sa Pilipinas, make sure na updated pa rin kayo kasi minsan guys, depende sa mga cases, nagbabago yung mga rules ng bawat country na pinupuntahan natin. Kunyari, pabalik ko sa UAE, syempre kailangan ko i-check ulit kung ano yung mga requirements pabalik. So, kung kayo guys pupuntang Pilipinas, make sure to check again guys kung merong pagbabago kasi hindi natin alam baka tomorrow, magkaroon na naman ng changes sa mga requirements. Hindi natin alam. Kaya, much better guys, mag-research pa din. Basta lagi mag-research bago lumipad. Happy naman na sa Emirates. Kasi parang ang hassle-free pag Emirates. Ang comfy, madami kang magagawa sa aeroplano. Kasi may TV nga. And may entertain. Pwede ka manood ng movie, listen ng music, maglaro, matulog, 2 times sinerve yung food, and medyo, para sa amin kasi, importante din yung leg space. Ano yun? Yung leg room para makagalaw-galaw. Yun lang guys, na-update ko lang yung mga requirements kasi baka matanong nyo. Pero yun nga, hindi na kami nag-quarantine. Happy naman. And eto ako, nagsiself-isolate. Mga ilang araw na din ako dito. Sumama din naman ang pakiramdam ko, guys. Iba yung pakiramdam na, alam mo yung ang init talaga, guys. Alam mo yung,
Ang init talaga. Hindi yata ako sanay sa labas. Parang lagi akong pawis, guys. Tapos, ang init. Ang init, ang humid-humid ng weather. Ewan ko, init, labig. Actually, umuulan minsan, tapos sobrang init. Ganon. Ganon yung weather dito and medyo unstable din. Okay lang naman. Ayan. Ngayon, umu-okay-okay na yung boses ko, as you can see. And ang iniinom ko lang, guys, is Robitussin kasi meron akong phlegm. So, meron akong cough. Naging dry cough na siya kasi hindi ko siya mailabas. So, kailangan ko siyang ilabas. Kaya yun, bumili na ako ng Robitussin na syrup. So, umu-okay-okay naman siya. Yeah, yun lang. Hindi naman ako nilagnat or what. Pero inubo lang talaga ako. Yung parang nag-a-adjust yung katawan mo sa init. So, ganun yung nangyari sa akin. Pero okay din, naka-isolate ako ng mga ilang araw. Actually, wala dito si Monda. Nandun siya sa kanila. Ayan, updated na tayo sa mga vlogs, guys. So, ang mga next vlog natin is puro Pilipinas na. Nakaka-happy lang na updated na. Let's see kung ano yung mga vlog natin. Pero, I will try my best na makapag-vlog dito sa Pilipinas. Siguro per week. Kasi gusto ko din ma-enjoy yung bakasyon namin ng walang stress. Actually, last night, guys, kasi nag-e-edit ako afternoon, na-anxiety ako na parang kailangan, ewan ko siguro about sa vlog, na parang kailangan ko matapos yung vlog na to. Pero na-anxiety ako na kinakabahan talaga ako, hindi ako nakatulog agabi. Kulang pa rin yung tulog ko ngayon. Siguro na-pressure ako that time. So, ayun, siguro yung vlog natin per week na lang kasi gusto ko nga ma-enjoy yung moment namin dito sa bakasyon namin and ayoko ma-pressure na, kailangan ko mag-upload this day. Yun lang. And, ayan, nagpa-ayos nga pala ako ng hair sa Chardan kahapon. Nagdala ako ng vlogging camera pero wala pala yung SD card ko kaya hindi ako napag-vlog. Pero ito, kaya yan unat na unat, guys, kasi hindi ko pa nababasa. So, thank you Kuya Joey sa Chardan. Ayan, inayos niya yung hair ko. Nagpa-keratin lang ako, guys. Hindi na ako nagpakulay. Ito rin yung color ko dati. Ayan o. Nandito na siya. Kanina pumunta din kaming Makati. And may inasikaso lang na very important matter. Nag-enjoy kayo sa aming vlog. And we're so happy na nandito ulit kami sa Pilipinas to enjoy the Philippines with our family. So yun. Maraming salamat, guys, sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aming vlog. See you next time. So, share the good vibes. Bye!